yung ano vehicle speed sensor eh. Sabay talaga ano. Ito. Okay lang yan kasi office side. Ito po, ito po yung kanyang panel no. Panel gauge itong Honda CR-V. Tingnan po natin, re-resolder natin. Check natin yung mga diode kung buo tsaka kung leak na yung mga kapasitor niya. Ayun po. Tingnan natin kung mabubuo siya. Ito po, niro-rotest po namin yung ano, Honda CR-V. Tingnan po natin kung mag-accurate po yung kanyang speedometer. Sinuksan po natin yun eh. Wala, hindi gumagano. Ayan, nawala naman siya ngayon no. Ayun! Gumana na! Gumana na! Ayan, yan yung speedometer niya. Tingnan natin kung mag-accurate. Yung takbo po na ano? 60? Mga ganun. 40 lang po lang. Malikot po yan eh, malikot. Oo. Malikot. Gano'n siya kalikot sir kapag ano? Parang erratic. Oh, erratic yun sir. Erratic yung galaw niya. Talaga ang kala mo ano? Saka itong RPM talagang pumapalo sa 8 yan. Si RPM pumapalo raw ng 8. Kaya di ako natingin yan dyan. Nag-drive ako eh. Ano na ako na nag-ano ako ba? Yan. Ako susunod ko traffic pa. Sa PTD po siguro, ikot niya na lang. Tingnan po natin ang scanner. Tingnan po natin ang kanyang vehicle speed sensor. Tingnan po natin ang engine RPM. 1,900. Ayan. 900 doon. So, 900 din. Sakto lang. Match parehong-pareho. Ay, may check engine. Sige po, iscan natin. May check engine daw. May check engine. Pasahin natin. Umilaw. Ano to? Umilaw yung check engine. Tuloy natin? Sige po, ayo, ikot nyo na doon. Traffic eh. May patay. Okay, knock sensor. Circuit. Bank 1, circuit 1. Ah, okay lang po yan. Walang problema yan. Knock sensor lang to. Yung check engine niya? Oo. Ano yung knock sensor? Nakadetect siya ng maingay doon sa ano eh. Sa engine. I-clear lang natin to. I-clear lang natin. Clear natin, naka-check engine doon ha. Tingnan natin kung ma-erase to siya. Ayun, wala na. Wala na check engine. Matapag pa naman check engine. Wala na check engine. Wala na. Naksensor yan, naksensor. Command send, codes remaining 0. Ayan. Ang speedometer, check natin. View data tayo. Speedometer niya nasa 40. 40 kilometers per hour. Tagal. Tagal ah. Entire data list. Vehicle speed sensor, 29. Oh, tama. 29, nasa 30 dun eh. Ayan po oh. Kita nyo ba? Hindi makita. Ayan, 12. Vehicle speed sensor. 13 kilometers per hour. Ayan doon. 20. Almost 20 na ron. Almost 20. Dito, 23. Oh, ayos. Tama. Sakto. Ano yan? Live? Live data po ito, live data. Dito ating fuel system, ignition advance, vehicle speed sensor. Okay na po. Okay. Sana magtuloy-tuloy na yung panel para ano, accurate. Okay na po yung ano niya, no? Yung kanyang panel. Hindi na po siya malikot.
hindi na siya malikot, ganun pa rin. Kung paano yung ginagawa natin dun sa iba, di ba iba kung panel na ginawa natin, binubuksan natin, checking ng mga diode, ng mga besa, resolder. Minsan po kasi kapag yan matagal nang ginagamit, magpalagay natin 2,000 tutunto sakyan na to, matagal po siyang ginagamit, yung may part sa loob na nagiinit. Kaya kapag binuksan nyo siya, makikita nyo rin parang may sunog. Pero yung sunog na yun, normal lang yun. Dahil nga syempre, tagal lang ginagamit, meron talagang mga connection doon na naglulus. Kaya ngayon, unresolder, umukay siya ngayon. Gagamitin to ng gagamitin ni sir. Tingnan natin kung mag-normal siya. Okay, kung magiging okay siya. Kung naging okay siya, hindi maganda. Talagang di nabibili ng panel. Kasi mahirap kumanap yun eh. Mahal. Mahal nga, mahal umanap. 12 mil daw. Banawi. Ayun. Car wash na lang. Kung napapansin nyo sa scanner, hindi nyo maninag o naninag nyo, match naman yung kanyang speed dun sa ating scanner sa data stream. Parehong-pareho siya, kaya talagang ano, accurate naman siya. Pati yung kanyang RPM, pati yung kanyang temperature gauge, okay siya. Kaya ayos. Naibalik natin po sa normal yung kanyang speedometer. Pati pong kanyang engine. Magaling! Magaling na electrician! Hindi po kami magaling. Ano po, marunong lang po kami talaga. Hindi! Tuwing sila na lagi nila nun, nila repair. Kaya niya ko sa ina eh, sila na repair. Ah, opo. Kaya yun lang po.